Okay, quick update tayo sa BDC. So, Monday na, no? Para ready tayo sa weekdays. Ang last na pinag-usapan natin dito, abangan natin yung potential bear swing failure dito at yung area ng 64,500 area, no? So, nag-breakout siya, no? Hindi siya nagkaroon ng swing failure. So, tignan lang natin sa 4 hours saglit. Walang swing failure, no? Breakout talaga siya, no? So, makikita natin dito hanggang dito, yan. Total breakout. Tingnan natin ang volume kung suportado ang push. Suportado naman yung push niya, no? Meron siyang volume spike. Okay? So ang inaabangan natin ngayon, itong part na to, no? Itong 64,500. Makita natin sa daily, wala siyang close above. Pero may mga wake up siya, no? So bakit kaya siya nag-wake up? Saan kaya to nagla-land, no? So double check natin. Meron kasi tayong base dito na potential na magkakaroon tayo ng ABCDE o kaya yung 1, 2, 3, 4, 5, no? At potentially kung sabihin natin meron tayong mas bearish nga lang at hindi ABCDE ito at kung dito siya nagre-reject, may most likely may parang pinaka resistance area dito na pwede nating i-check mamaya. No? So tignan muna natin yung impulse wave theory para ma-double check natin kung paano natin i-measure. Okay? So mula dito 1 2 3 4 5 kung itong buong to eh leading diagonal na impulse, sabihin natin A wave o kaya first wave ng malaking move to the downside, just in case lang ha. So ang gulo pala nito, no? Talisin ko na tong mga to. Yan. Saan galing yun? O, tanggalin mo natin to kasi ito yung hindi masyado importante. Pati ito mga to. Mga example ko ata to eh, no? Yan. So, in case na meron tayong leading diagonal, either A wave o first wave, mas masaklap pag ano, no? Pag first wave, gawin natin yung logarithmic saglit. Ang itsura na ito, kung impulse siya, ganito ang itsura. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 of some sort. Pwedeng lower to, no? Na mas malaki. 4, 5. Na pwede mag-lower low. Para sa, bakit ganito yung structure? 1, 2, 3, 4, 5. Ang pinakarason dyan, kasi may possibility na meron tayong malaking ABC correction na expanded flat correction. No? So, meron tayong 5, 3, 5 or pwedeng sabihin natin irregular flat correction. Meron tayong 5 waves 1, 2, 3, 4, 5. Then meron tayong tatlong waves lang dito. A, B, C. Then ang sumunod, 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 3, 5. Okay? So hindi pa rin nawawala itong ano, no, probability na ito kasi hindi pa rin tayo nagbe-breakout. Ando dun yung idea na pwede pa tayo magkaroon ng medyo bearish move lalo na paparating na ang rate cut sa September. Okay, so tanggalin ko lang to. At historically, kapag nag-aaroon ng rate cut, nag-aaroon ng dump, no? So, at may mga nakikita ko, ano, no? May mga nakikita kong antag dito. Mga YouTube analyst na hindi lang sa TA, pati sa mga FA din, mga fundamentals, at yung labas ng crypto rin. Na parang, ano, no? Parang maraming signs of, ano, of magkaaroon tayo ng recession. Kahit sinasabi ng marami or ng Fed na possibly baka soft landing. Pero nakalimutan ko yung mga ano, yung mga data, no? Kunwari yung unemployment rate, medyo malakas yung pag-angat ang unemployment rate. Medyo yung dati no mabagal, no, yung pag-angat ng unemployment rate. Ngayon parang medyo mabilis yung pag-tick up na medyo biglaan na marami na wala ng mga trabaho. Sa yield curve, hindi ko actually masyado gets yung yield curve, no? Parang ano ata yun? Yung lapagan ng pera ng mga tao kapag dangerous yung market. So parang mabagal na type of income, interest, parang ganun ata yung yield curve. Nakalimutan ko na kung ano yung yield curve, hindi ko sure. Yield curve ba yun? Pero basta ginagamit yun as some sort of economic indicator na kung magkakaroon pa tayo ng recession o hindi, na medyo nagbibigay ng hint, medyo malaking hint na magkakaroon ng recession daw.
at least dun sa indicator na yun. Yung thumb rule naman, ang mismong nagsabi yung creator eh possibly baka magkamali naman yung ano yung recession indicator niya. Pero historically no, 100% accuracy siya. So hindi natin masabi, so igagamit tayo siguro ng ibang data, kunwari yung unemployment rate. So masasabi man nating peke yung unemployment rate na umaangat, no? So pwede ko ba makita dito yun, unemployment rate? Unemployment rate. Testing lang natin, ha. Meron na pala akong mga drawing dito, no? So, teka. Kailan yung mga recession? Meron tayong recession sa... Ito, nung... Double check natin. Nung 2000 hanggang 2007, no? Oh, ito, toto. Okay, so... Pakita lang natin saglit, ha. Dagdag natin ng SPX kasi dito nag-start yung ano no, yung recession to. Ito yung recession ng 2000 GFC, Global Financial Crisis. Tsaka ito GFC. Na nag umaangat yung ano, umaangat ang unemployment rate ng mabilis no. Makikita natin yung galaw no. So ito no, mabilis din yung galaw nito no, 4.3, medyo curve up siya. No, curve up. Medyo pa-curve up at paano to pa paparabola no, para paparabolic no. So madalas dun sa start ng pagparabolic niya eh yung pagparabolic down naman ng SPX no. So ito no, yan tapos yan. So ito hindi pa natin sure, pataas pa siya, pero ando dun yung ano idea ko sa S&P 500 na ano no, na pwedeng doon na siya sa area ng fifth wave niya. So meron tayong parang ganito no, meron tayong 1 2 3 4 5 dito sa SPX no, na potentially may 5 wave count na. Na kapag naaabot siya ng 5 wave count, ang sunod dapat noon ABC correction na malaki or yung correction ng buong malaking pump na to. Ibig sabihin yung buong correction niyan baka ganito no. Ganyan, minimum of 0.5 most likely dito. So, malaki yung bear market yon, no? Ayun yung ano, yung parang pinaka general rule of thumb ng ano ng impulsive theory. After ng 5 waves, dapat magkakaroon siya ng corrective move. At yung iko-correct niya, yung kung gaano kalaki yung 5 wave count up, no? So, pasok siya, no? Pwede siyang pumasok dun sa crash sa pagtaas ng unemployment rate no. So makikita natin ito umangat bagsak, umangat bagsak. So ito pag umangat, ano kaya mangyayari dito sa SPX? Now most likely ba bagsak no, kung mag-aaron man tayo ng some sort of malaking type of ano, type of pagtaas ng unemployment rate no. So hindi natin masasabi. Yung sa thumb rule kasi no, sinasabi kasi ng ano nung creator eh baka di gumana. Kaso hindi natin mapagkakailatong ano no, tong employment level. Tingnan natin yung ano, yung yield curve, meron ba 'yan? Yield curve. Oops, sorry. Curve. Oh, hindi ko alam kung paano buksan yung yield curve eh, no. Baka hindi ata date eh lang ah. Ayusin ko lang 'to, 'yan. Yield. Ano ba tawag doon? Yield curve o yung bond ba? Bonds. Ito ba yun? Hindi ko matandaan kung anong tawag eh, no? Double check ko lang saglit, ha? Teka. Paano nga ba? May parang hindi ko matandaan kung paano i-check yun, no? So, next time natin siguro to i-check. Siguro sa ano na, sa... Pag na-pull up ko yung data, kung ano man meron doon sa yield curve. Parang, ano yun, parang nag-flip daw ang yield curve. Pero, hindi pa naman nagre-recession. So, hindi ko sure kung ano meaning doon. At hindi ko rin alam tong yield curve, no? Kasi di ako nag-i-stock market or di ako masyado nag-check ng mga kung ano mang government
nalalapagan, kumbaga, hindi ko alam to. So ang alam ko lang ang ano talaga no, ang BTC lang talaga, crypto lang talaga ang alam ko no. Pero medyo kailangan natin siguro tignan. Kailangan natin siguro natin tignan kasi nag-i-indicate minsan ang or most likely nag-i-indicate ang US bonds na kung magkakaroon ba ng recession o hindi no. Pati rin ang unemployment rate. Parang meron pang isa pa, nakalimutan ko ito. Some rule, unemployment, ano pa ba? Meron pa ba? Oh, wala na, no? Balik tayo na ng BTC. BTC USD, sorry nga. Kung alam nyo, ano, pasabi na lang sa comment section. O kaya, kung alam nyo, ay... i-research niyo na rin no kung hindi niyo pa pala alam no. Kasi ako di ko rin masyado maintindihan. Hindi ko masyado binibigyan pansin dati, ngayon ko lang medyo recently ko lang binibigyan pansin. Kasi may napapanood akong medyo magaling magano mag TA. Mamaya papakita ko yung parang technique niya. Medyo interesting yung technique niya pero anyway. So ganito ano no, pwedeng 1 2 3 4 5 or sabihin natin ABC correction. No? Ganito, A B C correction na hindi dapat babagsak below dito sa 31k. Okay, pwede siya babagsak dito sa mga area nito. Yan, pwede yan. Pwedeng-pwede. At potentially magbabounce. Kaso yun nga no, mahaba siguro tong rate cut na to sa tingin ko. Hindi ko sure pero kasi ano, malaki yung ano natin, no? Yung interest rate natin. So most likely mahaba-haba yung rate cuts na gagawin. So mahaba-haba rin siguro ang ibabagsak ng ano lang galaw ng market siguro. Di natin sure kung magkakaroon man ng recession na wala. Kailangan natin tandaan sa September ang pinaka-importante, kailangan 25 basis points na para mag-stay bullish tayo. Magkakaroon ng short-term bearish siguro 'yon pero eventually siguro magiging bullish rin 'yon. Pero pag naging 50 basis points ang ililabas sa September, medyo napakadelikado 'yon kasi ibig sabihin medyo malala ang sitwasyon ng economy ng US no. Magiging problema natin kapag naging 50 basis points. At doon yung ano, doon yung most likely, highly likely na mag-aaroon tayo ng bear market. Okay? At itong move na to eh hindi bull market to. No. Ano to? Bear rally to ang tawag. Kalabasan kasi mayroon tong structure na A, B, C. Okay? Kasi kung strictly impulse wave theory tayo, F5 wave counts. So, tatandaan natin yung rule of thumb. Kaya after ng pump na 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, ang kasunod dapat yan, ABC correction. Ang problema natin dito, hindi natin sure kung ito ba yung ABC correction. May ganito bang ABC correction dito? Or sabihin natin, ABCD ito na type of 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Kaso, hindi mukhang triangle to, no? Medyo malabong triangle wave to kasi ang triangle wave madalas ang itsura niya mukha siyang triangle. No, ganyan. Mukha siyang triangle, pwedeng ganito yung triangle niya. Na ganyan, tan 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 tan, breakout ganyan, pwedeng ganyan. Or sabihin natin ganyan. Ganyan 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 ganyan, tapos breakout. Or o basta kahit anong klase, pwedeng pataas yung triangle niyan. No? Tanong pa breakdown, ganyan. Sabihin natin pwedeng running flat correction. Breakout, running flat correction, kunwari, ganun. So, ayun yung ano, ayun yung pinaka, hindi natin sure ngayon kung ito ba yung ABC correction niya. Oops, sorry, hindi pala yun. ABC lang yan. ABC correction niya, ganyan. Or possibly, baka ito yung ABC correction na malaki. Okay? Hindi ko sure. Pero may possibility pa rin yan. Double check lang natin saglit in case. Kasi madalas ang after nito, ang target nito mga 0.5. So possible na natapos sa dito no, 0.5 no, kasi andito na siya sa area na to. Okay? Pero parang ano no, parang medyo mahaba tong galaw na to, itong consolidation na to. Dapat medyo mabilis to kasi itong mahaba na to. Tapos mahaba rin to no, medyo kakaiba. At papasok pa siya ng ano no, ng historically mayroong short-term bearish na rate cuts, no? So, hindi natin masabi kung tutuloy ba siya sa taas. Kaya mataas yung ano, no? Yung fear and greed, ba? Tama ba?
Meron bang fear and greed dito? Fear and greed. Wala ata. Wala. Hindi ko alam kung paano i-check sa nang hindi nagbubukas ang tab. Pag nagbukas ang tab, makikita nyo ano ko yung mga kalokohan ko sa Google Chrome ko eh. So anyway, pero fearful pa rin ang mga tao, no? Medyo fearful. Hindi, wala siya sa greed area kahit nasa medyo mataas sa price tayo. So, kasi, yun nga, no? Hindi lang tayo nakakita ng potential ano, no? Potential pagdump, lalo na ginamitan tayo ng ganito, no? Ito, no? Itong malaking week na to dito sa daily. Yan. So, kaya medyo kabado rin ang mga tao. Okay, anyway. So, ito na. Dami segue, no? So, bakit dito tayo nagre-reject? Meron ako ditong short, no? Meron akong short dito banda sa 64,950. So, maliit lang ano ko, nilapag ko kasi medyo pabalik-balik siya dito sa resistance na to. Medyo delikado yun kapag pabalik-balik siya sa resistance na yun. Kapag pabalik-balik, humihina yung resistance doon. So, medyo nag-ingat ako ng short ko. Ingat na short. Pero anyway, in case na dito na siya magre-reject at tutuloy siya pabagsak. At impulse nga to, no, na A wave or sabihin natin, leading diagonal A wave, B wave, C wave. Ang kailangan natin i-measure kung meron tayong buong structure dito. Dapat ang correction ng buong structure na ito mula sa pinataas hanggang doon sa pinakailalim. Makikita natin kung nasan ang golden pocket. So, titingnan natin sa regular chart. Sa regular chart, pinpoint accuracy niya na excuse me, nadikita na ang 65,163, no? Ito, tama ba? O, basta parang 65, ano ba ito? Hindi ko makita. O, 65,100 lang ata itong naabot niya, no? Lumanag kasi ng ano ko, ng bintana ako sa likod, kaya hindi ko maniginag yung monitor ko. Wala kasi akong ano, kurtina ngayon kasi kakalipat ko lang rin, no? So, anyway. So, meron tayo dito, nagre-reject. So, paano kaya kapag sabihin natin, meron tayong ABC correction dito, in case lang, ha? So, madalas ang C wave, eh target niya 618 ng fib extension. So meron tayo dito ito A B. Hindi natin sure kung nasaan yung C, lalagay muna natin diyan. Pero in case na meron na tayong C wave dito, in case na meron na tayong C wave dito, dapat ang target nito 618 or 1 fib. Okay? So titingnan natin. Mula dito sa ilalim, hanggang dito, at hanggang dito, makikita natin, lahat ng targets, andi dito, no? Maapal na resistance. No? Ngayon, nag-wick up siya dito. Ngayon, nag-close below siya dito, no? Close below. So, medyo maganda yung short ko sa ngayon, pero yun nga, no? Kabado kasi ako dito sa part na to. Kasi ang importanteng level ay itong puting linyang to, no? Yan, itong puting linyang to. At nabibreak out niya, pero yun nga, biglang babalik pala, no? At ito, no? Sunday to. Sunday candle. So, hindi ko siya exactly sure kung magbe-break out ba siya or mag-wake up pa ba siya ng isa pang beses pa. No? Mahirap yun, no? Pwede kang maliquidate sa mababang volume with sudden strong volatility kasi mababa yung volume, mabilis gumalaw yung candle ang alabasan kung pwede ma-manipulate ng mabilisan yon ng maigi, no? Madalian pala, sorry. Okay. So, in case na ganito, bawal bumalik to dito. Okay? Pag bumalik to dito sa point na to, medyo meron tayong invalidation. Okay? Ibig sabihin, tataas yung probability na babagsak to. Okay? So, ganun din naman, kapag in case na mag-breakout, kailangan niya talaga yung breakout to, no? At ang susunod pang target dito sa 69,900 or basically 770K, no?
itong point na ito, no? So ito, nakikita niyo itong 1 fib. Yan, 1 fib 69757. Ito. Most likely dito na ang next target niyan kung magbe-breakout siya dito, ha. So meron pa tayong mga mini resistance pa dito. Ito, meron tayong mini resistance dito hanggang dito, no. So basically candle close lang to, tapos ito you wick up lang naman, no. So ando doon din siya sa area na to, no. Yan. Okay. So ano pa ba? Ay, siguro update natin sa BTC. Papakita ko lang ngayon na yung parang technique nung ano nung napanood ko, medyo interesting kasi, no. So kaya tayo nagre-reject dito kasi dalawa yung golden packet at meron tayong strong resistance level dito. Makikita niyo yung ano, no, yung bagsak nito. No, makikita niya to, no. Mga malalakas sa candle, nagsusupport, wick down, close above, pero next candle, strong breakdown. Okay? Ibig sabihin, pwede tayo maka-expect na potentially, itong mga to, baka wick up. Itong mga to, baka wick up lang. Papahinga dito kunwari, then strong breakout bigla, baka ganun mangyari, no? Ang susunod na target, eto na, hanggang dito. Yan, okay? At potentially, pa-breakout ng isa pang ATH. Okay? So possible pa mag-breakout ng ATH yan, ha. Kaya medyo ano ako, medyo iingat ako sa mga short ko, lalo na dito medyo maraming beses niyang nababalikan. Meron tayong 1, 2, 3, pang-apat, no? So maraming beses niyang nabubutas tong part na to, no, na chuchupoy-chupoy niya kumbaga. Okay, so kapag na-chuchupoy-chupoy na gano'n, nararat game, eh madalas na uubos yung sell order diyan, no? Nag-flip bullish ang mga tao sa resistance na to para maging support eventually, no. So anyway, kung mag-aaraman ka tayo ng trading idea, eh, most likely dito yung ano, short, no. Ang long medyo mahirap mag-long dito, kung aabot man siya dito ulit. Pwede kayong mag-long diyan, stop loss lang, no. So ayun lang ano ko, ang update ko sa BTC. Tingnan natin yung SPX. SPX, mukhang may 5th wave pa talaga ito, no? Ang isang pang blow off top. Hindi ko sure, ha? Pwedeng double top lang to or some sort of correction. Hindi ko sure, pero pwedeng ATH pa rin to. Okay. So anyway, mabilis lang. Ano tayong weekly? Merong ano, no, merong tactic tong si Kuyang, napapanood ko, nakalimutan ko yung pangalan niya. Na meron siyang mga rules, kumbaga, parang thesis, kumbaga, na meron siyang trend line na ganyan. Then magkakaroon siya ng trend change. Ganyan, trend change. Oh, tama ba to? Ito ba yung trend change niya? Nakalimutan ko na yun. Baka ganyan ba? Paano ba na? Nakalimutan ko na. Parang ganito ata. Ay, ito. Okay. Then mag-aaroon siya ng some sort of trend change. Ganyan. Then meron siyang last trend change. Na ganyan. Or baka mali ito. Baka ganito pa pala. Baka ganyan pa pala. Yan. So, kung makikita nyo, no, sa gantong setup, eh, meron tayong mga pwedeng i-breakdown na mga trend line. Kung titingin tayo sa history yan, actually, so mamaya, i-continue natin yan. Punta tayo ng monthly kasi mahaba pala ito, no? Oh, so ito yung last bull market niya, no. Last bull market na mahabang bull market. Makita natin yung pinaka first trend niya. Tapos magkakaroon siya ng higher angle second trend. Yan. Ilalapag natin dito, yan. Second trend. Then yung third trend na blow off top. Okay? So hindi ko sure kung tama ba 'to, no. Pwedeng ganyan sige, basta ganyan. Makikita natin, meron siyang parang tatlong phase, no? Meron siyang first pump, then magkakaroon siya ng change of angle,
ng pump, then yung last blow of top na change of angle. Kung iisipin natin, eh actually para tong impulsive theory. No? Meron tayong some sort of, sabihin natin, mahirap pata basahin to, meron tayong first wave, second wave, hindi to yung third wave, most likely dito yung third wave, asan third wave? Ito ba yung third wave? O dito ba yung third wave? Third, fourth, fifth na ganyan ang itsura. So, ando dun yung idea na meron tayong parang structural na five wave. Oh, actually, baka ganito to, no? Baka dito yung first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Kasi ito lang yung significant na dump, no? No, hindi ko masabi, basta meron tong ano, most likely five wave counts. No, kasi ito, double top na ito, no? Tapos ABC correction. So, makikita natin, meron siyang unang violation ng trend line natin. Yung third trend line, first violation. Tapos yung second violation, eh dun na yung start ng some sort of confirmation ng bear market, no? A, B. See, makikita natin kung i-extend pa natin to. Hindi siya perfect, pero medyo may pagka-retest to, no? Medyo may pagka-retest dito sa trend line na to. Basically, ito lang yan. Ito lang rin naman yan, no? So, tingnan natin. Meron pa ba? Oh, wala na yun, no? So, dito sa point na to, meron tayong ito kasi yung COVID dump. So, meron tayong first violation dito. Actually, ito yung ano yung secondary violation pala, no? Dito pa dapat yung next violation. So, meron ba tayong ganyan ba siya or ganito? Hindi natin sure. Ito lang yung ayaw ko dito, no? Hindi ko sure kung paano makita yung tamang trend line nito. Pero yung idea nito, potentially meron pang isa pang push to the upside, then first violation, retest, second violation hanggang sa makarating siya dito sa mga point na to, no? Parang ganyan. Okay? Tignan natin sa BTC, mabilis lang kung meron siya. So, baka kasi naka-regular chart din pala siya, no? Nakalimutan ko. So, anyway, testing natin, ha? Pwede natin regular chart. Saan kaya pwede? Dito. Monthly. Gawin natin weekly. Ito, ayaw ko sa regular chart. Nagte-teleport yung ano, eh. Yeah, ito ba? Siguro logarithmic na nga lang. Ito, testing din natin to. So, ito yung ano, no? Ito yung previous bull market, no? Previous bull market. Check natin. Meron tayong trend line. Parang ganyan. First trend line. Meron tayo ng third trend line. Makikita natin, hindi na dumidikit dito sa point na to. So, ibig sabihin, meron tong third angle. Third angle. Okay? So, kung i-stretch out ko to, stretch out natin to, parang ganyan yung itsura. Medyo malaki, medyo significant yung galaw, yung ano, no, yung layo niya, kumbaga, parang ganyan. O baka parang ganyan pa ata yan. O, hindi ko sure, parang ganyan. Basta ganyan. Makikita natin, first violation, then support, second violation, at doon nag-start yung potential bear market. At lumagpas pa siya sa third violation, no? Yung third violation, doon natin makikita yung last dump, madalas, no? Like doon sa S&P 500, pero nag-support yung sa S&P 500. So, ito, tignan natin, last one. Kung meron ba siya? Parang ganyan yung itsura. Then, mag-aaroon siya ng parang ganitong itsura. O baka mali na to. Basta parang ganitong itsura, no? Yan. Then, yung blow off top. Parang ganyan. Extend natin. Makikita natin kung saan yung mga retest, no? Ito, the retest. Tingnan natin kung may breakdown tayo dito. Makita natin yung retest, no? May retest siya.
No? Medyo interesting. Kahit napaka-steep na itong mga to nag-a-arrange, makikita natin yung ano no, yung galaw ng candle. Whoop, whoop, then break. Tapos whoop, whoop, break. Tapos whoop, whoop, break. No? Parang ganun yung itsura. Dinidikitan yung trend line. So, medyo interesting. So, first violation. Yung second violation yung isa sa mga kailangan nating bantayan. No? Kasi madalas yung second violation yung medyo mataas yung probability na nababagsak ng malaking kasunod. Kasi, mahirap ano to, no? Mahirap hintayin itong third, yung third violation. Kasi napakalaki ng ano na ito, no? Kunwari, kung sabihin natin mula dito hanggang dito, or sabihin natin kahit mag-sideways pa siya ng ganyan, eh malaki pa rin to, no? Mula dito hanggang dito, no? Actually, ganito rin lang gagawin ko. Mula dito hanggang dito, 50%, 30%, 40% pala yan. 40% na dampa, no? Kung hihintayin natin yon. Kung sabihin natin galing naman dito hanggang dito, 50% din pala to, no? Pero at least ito may confirmation na may invalidation na. At dito nag-retest, no? Ito yung retest, dito tayo lalabas dapat sa retest, no? Kung mag-aaron man tayo ng so meron ang mga 20% na nawala. Okay lang yon. Kung nakapasok naman sa mga bandang ganitong area, yan, mga ganyang area, take profit dito sa mga area to, no? Okay. So, gusto ko lang pakita yun kasi medyo baka pang ano lang, pang parede lang in case na magkaroon tayo ng nagkaroon na tayo ng top dito. Just in case lang, ha? Titignan natin kung meron siyang ganon. Actually, baka wala pa, no? Double check lang natin. So, parang ganyan. Ganyan. Kaso, problema dito, parang ano to, no? Parang may violation na to, ata. Ganito ba? Wala siyang third violation. Ah, baka ito yung third violation niya. Baka ito yung ano niya, yung third. Oh, shit. Hindi ko sure, ha? Hindi ko sure. Okay. Masyado, taga. Masyado ata maaga sabihin na ganito ang itsura. Kung regular chart, ano kaya itsura na ito? Hindi pwede. Logarithmic chart. So, medyo dito banda yan. Tapos, ayusin natin to. Makikita natin, nagsusupport siya dito. So, 1, 2, 3, tatlong pivot at least dapat. Tapos dito, last, mula dito, hanggang dito, okay. Parang ganyan yung itsura. Kung may tatlo na si BTC, no, kung may tatlo na, kasi sa regular chart, pwede rin natin mabilang 5 wave counts to. 1, 2, 3, 4, 5. Kaso, di ko gusto to eh, no? Possible yan, pero ewan ko lang, ha? Logarithmic, kung in case na ganito, ganito na ang itsura ni BTC. Hindi ko sure kung ganito talaga, ha? Sa galawan ng mga previous data na, ano lang to, no? Subjective tong mga, no? Ibig sabihin, depende yung mga linya-linya na to kung baka kasi meron pang may, baka itong buong to eh, itong pump na to eh baka isang linya pa lang at nakakalabasan dito pa siya mag-aaron ng mas mataas na angle. Nakakalabasan dito pa lang siya mag-aaron. No, possible na ganyan. Then sa blow off top baka dito pa yung mas mataas na angle. Hindi natin masasabi. Okay? Hindi ko sure ha, pero may setup siya. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito sa technique na to sa three angles. No, hindi ko alam kung anong tawag dito sa technique na to pero meron siyang medyo may pagkakainalaman sa impulse wave theory rin na meron tayo first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, sabihin natin, or ABC correction, na ganon. At in case lang na meron na tayong second violation, ito, medyo tataas siguro yung probability na babagsak tayo dito sa area ng mga 46. Ito, no? Next resistance natin, support natin. Next support area, itong part na to, no?
Ay, ano na lang to, no? Parang experimental, ano lang. Experimental na charting lang. Kasi gumagana siya sa SPX, at least sa history na SPX. No, hindi masyado nga lang mahaba tong sa SPX. Ah, ito bear market, then first angle, second angle, third angle. And then makikita natin yung mga invalidation niya, no, or mga violation, violation, violation. Then after nito, yung sumunod na massive dump, no? So meron pa siyang retest, no, ginawa. Then massive dump. So ito parang hindi pa ata tapos to, no. So meron tayong first angle, second angle, third angle. So kaya may possibility pang umaba tayo na mas mataas na levels. Kasi meron pa rin tayo ano, no, 5 wave counts dito na potential. Meron tayong 1 2 3 4. Yung 5 tapos na ba o hindi pa? Pwedeng dito yung 5. Pwedeng dito yung 5. Okay? O baka dito na or baka dito pa. Okay? So ay lang ang gusto kong i-point out sa SPX, ha. Lalo na yung daily niya, titingnan natin yung daily. Eh malakas yung ano niya, no, recovery niya dun sa Japanese yen trade, no. Ito. Dito sa yen trade na to, nadadump na to. Malakas yung recovery niya. So hindi natin sure kung anong gagawin. Okay, so ayun si group date natin, ang haba pala nitong ginawa ko, ano. Recording na to, pero anyway. Ayun si group date natin, ingat sa trades. Abangan natin tong kung ano man tong kalokohan na triangle charting na to. Pero in case na gawa na, nasa delikadong spot si BTC, no? Pero di ko masasabi, nakita ko lang rin naman, nakita ko lang naman sa YouTuber to na ginagamit niya, at meron siyang case-based na parang analysis na gusto niya kasi ano, no? Gusto niya kasi in case na magkakaroon ng pump, sana ma-ride niya, or more like gusto niya ma-ride niya yung kung magkakaroon man ng pump, no? Magbe-breakout, yun, no? Or in case na nag-top out na, risk management, kumbaga, no? So, ginagamit niya yung parang charting niya as ano, no, as guide niya, kasi wala namang ano, wala namang guaranteed, wala namang tamang prediction, walang 100% prediction, no. Kahit ako na predict ko yung gantong top nito hanggang dito, yung mga susunod kong mga trades magkakamali rin ako doon eventually, no. Hindi laging perfect yung mga to, baka sabihin natin medyo tsumamba lang rin naman ako dito, no, possible naman. Pero ayun lang yung may mga levels tayo, pero hindi ka lagi pagbibigyan ng market, mababa yung probability na pagbibigyan ka ng market lagi, no. Pwedeng ano ka, pwedeng mabingo ka ni Mark ng market at ano, at maliquidate, kunwari, no. So ayun lang, no. Ingat lang sa trades. Sana may natutunan at maging ready kayo dito sa potential na gagawin ni BTC, kasi hindi ko rin alam kung ano gagawin nito, no. Kung magbe-breakout ba to, magbe-breakdown, hindi ko rin sure. Pag nagkaroon ng breakdown dito, most likely ay baka dire-diretso. Pag nag-breakout naman dito sa 65k, potentially baka mag ATH pa, no. So medyo ingat-ingat ako ng trades ko dito, lalo na yung short ko, no. Medyo nag-iingat ako. Okay, ingat sa trades at GG's Voice.